Welcome po sa isa na namang episode ng Flora in the Kitchen. At ngayon ay i-introduce ko sa inyo kung paano ko niluluto ang beef tripe. Sa ating ingredients, dalawang klase ng beef tripe ang ating gagamitin, ang tuwalya at ang libro. Sa procedure, naghahanda ako ng mixture ng water, cornstarch at tomato paste sa isang maliit na lalagyan. Ito'y magsisilbing pampalapot lang ng konti. Ito ay 1 teaspoon tomato paste, 2 teaspoon na cornstarch, and 1/2 cup na water. So paghahalu-haluin lang para nakaready na agad siya. Okay, ito namang dark color na ito na dark syrup, ito ay combination ng 2 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon oyster sauce, and 2 tablespoon banana ketchup. So kapag nagluluto na, saka tayo mag-a-adjust ng lasa. Sa paggagayat naman ng book tripe o libro ng baka, na umasum naman ang tawag sa Latin word, gagayatin natin dun sa parte na may puno and then paayon hanggang dun sa kanilang mga pages ng libro para po hindi maghiwa-hiwala yung mga pinaka-pages niya. So tinatawag din yang leaf tripe or Bible tripe. So yon. Kaya yung pages niya, tatawagin din nating mga dahon. Parang dahon ito. So, tawag din dyan leaf tripe. So, hindi rin basta-basta nagagayat nito. Kailangan hanapin mo yung pinakapuno niya, kung saan nagkakadikit-dikit yung pinakadulo ng mga pages or mga dahon niya. Ayan. And then, gayatin ng ganito. So, ayan. Magkakadikit pa rin yung kanyang mga leaf or yung kanyang mga pages. Ito pong beef tripe ay malinis na, nailaga na, kaya ginagayat na lang natin. So, pwede na nga itong kainin, pwede itong kagatin, hindi na siya makunat. Isunod natin gayatin ang honeycomb tripe. Ito yung tinatawag na reticulum sa Latin word. Gayatin din natin ng pie strips. Napakalambot na, nailaga na ito. May lasa na rin ito ng konti, nilagyan ko ng asin habang inilalaga. Sa paglilinis nito at paglalaga, napaka-common naman. So, marami kayong mapapanood ng mga videos tungkol doon. And may sarili-sarili din tayong diskarte kung paano natin ito lilinising mabuti. Ang importante ay mga bagong idea kung paano lulutuin itong mga beef tripe. Okay, ito na po. Tapos na po natin gayatin ang ating mga beef tripes. Kita natin na napakalinis. Walang-wala po yung amoy. Dahil ilang beses ko po yung hinuhugasan ng suka, asin at lemon. And apat na beses pinakuluan. Pagkakulo, itinatapon ang tubig at pinapalitan. Pakukuluan ulit. So ito na po yung kabuuang ingredients ng ating beef tripe. Gagamit tayo or magdadagdag din tayo ng lemon or vinegar. May kagat siyempre dapat ng konting asin mga ating beef tripe. So ito yung available na white vinegar dito. So ito na muna ang aking gagamitin. Konti lang nito. Simulan na natin ang pagluluto. Pinainit natin ang pan at inilagay ang ating cooking oil. And then isangkot siya natin or isauté ang ating mga bell peppers. Hindi po natin ito pakalulutuin, half cook lang. At aahurin natin, iseset aside muna. Mamaya natin ito isasahog sa beef tripe. Okay, ngayon naman mag-isa tayo ng bawang. Then, isauté din ang sibuyas. Isunod ang niyadyad na luya, ang ating hot chili at ang ating bay leaf. Ito yung laurel sa atin.
Okay, after ng mga ilang minutes, isunod na natin ang ating beef tripe. So, isang kutsa lang sa loob ng 10 minutes. Hayaang ma-absorb ng mga beef tripe ang mga flavor ng ating bawang sibuyas, bay leaf, ginger, and hot chili. So, isunod naman natin ngayon ang half cup na vinegar. At isunod na rin natin ang ating soy sauce, oyster sauce, and banana ketchup. So mamaya titikman natin at pagkulang pa, magdadagdag tayo ng oyster sauce or soy sauce. Pero haluin muna natin kaagad-agad hanggang sa magpantay na yung mga kulay. So ngayon ay gumawa tayo ng annatto oil. Ayan, lagyan natin ng olive oil itong annatto seeds. And then isasalang natin sa apoy, low heat lamang, hanggang sa ma-extract niya yung kulay ng mga buto. Okay, ituloy muna natin ang paghahalo habang hinihintay natin ang ating annatto oil. Okay, meron na tayong annatto oil, ibuhos na natin ngayon dito sa ating beef tripe. Napakaganda rin ang health benefits ng ating annatto sa ating katawan. Rich in antioxidants, vitamin E, so mabisang pampabata, mabisa rin sa ating immune system, anti-cancer. So mas magandang gamitin talaga yung seeds tayo na mag-extract. So haluin muna nating mabuti ito. Okay, next, budbudan natin ng paminta. Lagyan na rin po natin ng seasoning cube. Then, i-mix natin itong mabuti. Hayaan na lang muna nating ma-absorb ng mga beef tripe ang mga pampalasa. So, tikman ko lang muna saglit bago natin isunod ang ibang ingredients. Okay na yung alat niya. Ilagay na natin yung iba pang ingredients. Ito ay sugar, 2 tablespoons. Bell peppers. Next is green chili. Medyo mahalang ito. And ilagay na natin itong pampalapot, ang cornstarch. May konting tomato paste dyan. Mag-add pa tayo ng vinegar ha. Then, dagdagan na natin ng isang basong tubig. Pabulakan na natin para tuluyan ng mag-mix ang kanilang mga flavor. Takluban muna natin at hayaang kumulo for 20 minutes. Dagdagan ngayon natin ng oyster sauce. So, hindi sapat yung 2 tablespoon na oyster sauce kanina. So, kailangan half cup na oyster sauce. So, tikman ngayon natin. Halos paiga na ito. Paluto na. So, okay na. Dapat pala talaga maraming oyster sauce. And then, may talab siya ng tamis at may talab siya ng asim. Hininaan na natin ng apoy. Titikman ulit natin at papatay na natin. Pinaiga-iga pa lang kasi natin ng konti. So, okay na talaga ang lasa. Ayan. Tinirhan natin ng konting sauce. Ayan. Hindi siya pwedeng igang-iga. Okay, done. Pinatay na natin ang tuluyan ng apoy. I-serve po agad natin ito. Kain tayo. Buon apetito! Sana po'y nagustuhan ninyo ang episode na ito ng Flora and the Kitchen at sana'y patuloy kayong sumubaybay sa mga recipe pang aking ibabahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po!